Inihahandog ng Association of Philippine Medical Colleges Student Network, Office of the National Vice President, at APMC-SN, National Capital Region, Southern Luzon, ang PinaSigla TV, Health Education Brought Closer. PinaSigla TV, Episode 1, Pagpapasuso. Ano ba naman yan? Di man lang nahiya? Hoy ate, baka naman gusto mo magtakip kada gagawin mo yan. Pinagtitinginan ka na ng mga tao. Ano ba naman yan? Nakakahiya. Ay, napakagandang bata. Ang bait naman. Ilang buwan na po siya? Salamat po. 2 buwan na po siya. Unang anak ko po. Matanong ko lang po, doktor po ba kayo? Opo, ako po si Doktora Carla Lee. Obigay ni po ako. Napansin ko kasi na kanina ka pa pinagtitinginan ng mga tao habang pinapasuso mo ang anak mo. Napapa-check up niyo po ba ng madalas si baby? Ay, hello po, doktora. Ako po pala si Anne. Naku, matagal na po akong hindi nakakabisita sa doktor ko. Mula noong nanganak ako, marami ho kasing bayarin eh. Kinulang pa kami ng pampakonsulta. Ngayon nga po, marami pa po akong mga hindi alam sa pagiging isang ina. Unang anak ko po kasi ito. Matanong ko lang po, pwede niyo po ba akong turuan kung paano po ang tamang pagpapasuso? Ay, pwedeng-pwede po. Alam mo ba, Anne, na ang pagpapasuso ay nangyayari tuwing ang isang ina ay pinapakain ang kanyang anak ng gatas mula sa kanyang suso. Ang isang ina ay mayroong hormone na tinatawag na prolactin na makikita sa alveoli ng suso at nagsisenyas ito para simulan ang paggawa ng gatas. Pagkatapos, ang isa pang hormone na tinatawag na oxytocin ay siyang naguutos sa mga selula na nakapaligid sa alveoli para maglabas ng gatas sa daanan nito. Kailan po ba ako dapat magsimulang magpasuso? Ang pagpapasuso ay sinisimulan sa unang oras ng buhay. Ito lamang ang ibibigay sa bata para sa unang 6 na buwan at maaaring ituloy ito kasama ng iba pang pagkain hanggang 2 taong gulang ang bata. Kasalukuyang isinusulong ng Department of Health ang programang Unang Yakap kung saan ang sanggol ay nilalagay sa dibdib malapit sa suso ng kanyang ina para maging pamilyar ito bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. Pero di po ba may mga binibentang gatas na kayang magpatalino at magpalakas ng resistensya ng mga sanggol? Totoo po ba yun? Hindi po iyon totoo. Ang gatas ng ina ang pinakamainam para sa sanggol. Ito ay mayroong tubig, protina, essential fatty acids, at long-chain polyunsaturated fatty acids, carbohydrates tulad ng lactose, minerals, vitamins, at trace elements. Ito rin ay mayroong antimicrobial factors, digestive enzymes, hormones, at growth factors na makakatulong protektahan ang sanggol laban sa impeksyon. Wala ang mga ito sa mga binibentang gatas. At isa pa, ang gatas ng ina ay laging handa sa kahit anong oras at libre pa. Ang isa pang benepisyo ng pagpapasuso, ito rin ay nakakabuti para sa mga nanay na katulad mo. Ang pagpapasuso ng sanggol ay nakakatulong protektahan ng nanay laban sa postpartum hemorrhage, postpartum depression, ovarian at breast cancer, mga sakit sa puso, at pati na rin sa diabetes. Ngayon alam ko na ang pagpapasuso ng sanggol ay may buting dulot din para sa nanay at hindi lamang sa sanggol. Pero paano ko malalaman kung hindi ako dapat magpapasuso? Hindi dapat magpasuso sa mga sanggol na may galactosemia, isang genetic disorder kung saan hindi natutunaw ng maayos ng sanggol ang galactose. At hindi rin dapat magpasuso ang mga nanay na positibo sa HIV. Bukod pa rito, ang mga nanay na gumagamit ng illegal na gamot, madalas na pag-inom ng alak na nakakaapekto sa paglaki ng bata, at sa pagkonsumo ng nicotine na makikita sa tabako, sigarilyo, at mga vape. Dagdag pa rito, ang mga kemikal sa marijuana ay delikado rin sapagkat maaaring maapektuhan ito ang utak ng sanggol. Ang mga nanay na nagkaroon ng smallpox o yellow fever vaccination ay hindi rin dapat magpasuso. Paano kapag pagod o may sakit ang nanay? Totoo po ba na mapapasa sa sanggol ang sakit? Hindi yan totoo. Pag may sakit ang nanay, gumagawa ang katawan niya ng antibodies na makakatulong laban sa sakit. Ito ay sumasama sa gatas niya at maaari niyang maipasa sa kanyang anak.
Ano-ano po ang mga paraan para madagdagan ang supply ng aking gatas? Breast stimulation gamit ang breast pump o ang pagpapasuso direkta sa sanggol lamang ang kinakailangan. Kapag mas madalas magpasuso sa sanggol, mas dadami din ang gatas ng ina. Ang pagkain ng masustansya ay higit na makakatulong sa paggawa ng gatas ng ina. Sa atin dito sa Pilipinas, inirerekomendang kumain ang mga nagpapasusong nanay ng malunggay. Ibig sabihin po ba pwede kong kainin ng kahit anong gusto ko habang nagpapasuso? O may mga inumin o pagkain ba akong dapat iwasan? Ang isang nagpapasusong nanay ay maaaring kumain ng kahit anong pagkain, pero yung sapat na dami lamang. Ang pag-inom ng inuming may caffeine ay dapat sapat na dami lamang. Uminom rin ng maraming tubig para manatiling hydrated. Kumain ng mga pagkain mayaman sa protina tulad ng isda, manok, prutas, gulay, at carbohydrates tulad ng kanin at tinapay. Mas mainam na iwasan na lamang ang pag-inom ng alak at ang paninigarilyo habang nagpapasuso dahil makakaapekto ito sa supply ng gatas ng ina at maaari ring magkaroon ng sakit ang bata. Doktora, minsan naman po ay napapansin kong namamaga at mabigat ang aking suso. Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Ang tawag dyan ay breast engorgement. Nangyayari ito kapag ang suso ay puno na ng gatas. Mababawasan ang sakit kapag nabawasan ng gatas sa pamamagitan ng pagpapasuso. Kapag hindi nakaramdam ng anumang ginhawa, maaaring kumonsulta sa komadrona o humingi ng tulong sa isang medical professional. Sana po ay nakatulong ang pag-uusap natin ngayong araw. Huwag din po kayo mahihiyang pasusuhin ang inyong anak kapag kailangan niya, kahit ba nasa pampublikong lugar. Oo nga po, Dok. Maraming salamat po sa tulong, Doktora. Pagkatapos po ng lahat ng natutunan ko ngayon, mas nagkaroon na ako ng kumpiyansa sa aking sarili. Mabuti naman! Masaya ako at natulungan kita. Kailangan ko na nga pala umalis, Anne, at may pupuntahan pa ako. Sige po, Dok Carla. Maraming salamat at mag-iingat po kayong parati. Bye! Bye!